Sa mailalim sa Voice of Youth Training, ang mahigit 250 kabataan mula sa Area 1 ng Palawan Mission. Ito ay kanilang paghahanda sa magiging pakikibahagi sa nakatakdang Voice of Youth Expand na pangungunahan ng Southern Asia Pacific Division sa kanilang mission territory. Si Ejin De La Cruz para sa report. Napuno ng mga kabataan ang Palawan Mission Multipurpose Hall sa naganap na Voice of Youth Training ng Area 1 ng Palawan Mission. Mahigit 250 kabataan ang dumalo sa nasabing training. Ang programang ito ay may temang VOY Expand na siyang inisyatibo ng Southern Asia Pacific Division. Sumunod dito sa nakaraang taong tema na VOY Ignite. Ang ibig sabihin ng expand ay exponential advancement through nurturing and discipleship. Ito ay para ihanda ang mga kabataan sa pangangaral sa sanlibutan. Ang akin pong committee na dinaluhan dito sa Voice of Youth Training ay ang music. Dahil mas feeling ko na mas makatutulong ako ng malaki sa music department ng church namin. Ang dami ko pong mga learnings na natutunan. So ako personally, hindi po ako ganun kagaling pagdating sa prayer. But ang mga learnings po, ang mga lessons na in-impart ng aming speakers for today is very vital and very helpful po sa amin. Layunin din itong patuloy na hikayatin ang mga kabataan na makisangkot upang mapabilis ang paglaganap ng mabuting balita sa tulong ng Panginoon. Ang ating mga kabataan ay nagkaroon po ng pagkakataon upang magsama-sama dito po sa ating Palawan Mission upang patuloy na may panukala ang pangangaral sa mga komunidad at lalagit sa lugar na kung saan sila po ay na-assign. Katulad ni Kristo na siyang naparito, tayo rin ay nasa gawaing ito upang hanapin at ibalik sa paanan ng tagapagligtas ang siyang mga naligaw. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa mula rito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po si Ejin Joy De La Cruz para sa NPUC News, Hope Today.